sabi mo dun sa message mo sa IG na I'm sure pinag-isipan mo maigi-maigi. Sumasend ko sa'yo, Ninang. Screenshot ko. Oo. Okay. Ang plano mo, hindi pa bigay sa kanya ito. Oo. Bakit? Paano ka dumating sa desisyon na I think si Maja na talaga? When I realized that. Ako'y naiiyak. Just Charlie! Hi, guys! I'm back, but this time, may mga kasama ako. Nakaupo tayo ngayon sa studio. Last time na nakaganito kami, ang kasama ko si Maja. Ngayon naman, oh, isasama natin si Rambo. Why? Kasi sabi nyo, gusto nyo, Maja and Rambo naman together. So bilang yun ang gusto nyo, ito ang ibibigay namin. Si Maja and Rambo together. With a baby! With plus one! Yes. Plus one girl. Yes. Plus one girl. Girls ni Rambo. Girl, oo nga. Kawawa ka. Alam mo na yan, kawawa ka. Dahil puro babae ang bahay mo. Good luck to you. Tama. Papaligiran. Oh. Ayan na. So, okay. You guys have been together for? So, ano na? Nag-anniversary kami nung Feb 14. 1 year. For yung civil na. For your civil. Pero together as boyfriend-girlfriend. 5 years! Five successful years. Backstory, alam niyo naman siguro na si Maja at si Rambo, they were together like 10, 11 years ago. 14 years ago. 14 years ago. Tapos, naghiwalay kayo because? May kanya-kanyang ano pa, priorities. Sino nakipag-break kanino? Masya. Oh, for the career. For the career. So, you were how old that time? 24 ka noon. 21. 21 lang siya. Okay, so naghiwalay kayo. Siyempre, broken hearted and all. Aww. Pero nagkaroon kayo mga boyfriend, girlfriend. Kanya-kanya. And then hindi you... Hindi naman ako nagka-boyfriend. Oo. At saka, I hope. Ngayon, de, nagkaroon kayo mga kanya-kanya relationships and all that. And then suddenly, we're back. Itinadhana ng back Diyos na magkita kayo ulit. Okay, alam ko na yung side ni Maja. Si Rambo ang gusto ko malaman. So, nagkita kayo ulit. Nakita mo siya by chance sa gym? Lounge. Sa airport lounge. Tapos, the following week, gym. Pero, nung nakita mo siya sa airport lounge, hindi ka pa? Wala pa. Kasi parang, parang I just came from a relationship rin. Hindi naman agad-agad. Pares tayo, di ba? Kwento mo. Sabay kami. Sabay kayong kakabreak lang. Oo. Halos same month. Oo. So, parang... Pero nalaman na namin yun nung kami na. Parang mga four months. Alam, di kayo aware at that time. Oo, di ba kami aware. So, di nakita mo siya. Mm-mm. Pero wala kang ginawa, hindi mo siya... Nag-high lang kayo, ganyan. Hindi, parang... Tumika siya. Ano lang, yung to connect, kasi syempre, to connect kasi wala ka na, libre ka naman parang, na. Walang magagalit. Oo. Parang, pwede ka maging... Friends. Friendly, diba? Oo. Friendly. Ganda, maging friends kayo or, mm-hmm, diba, like, syempre, yung work ko naman is involving, like, mga sila. So, correct, parang, correct. At least to connect man lang na, like, yun nga. Just wala in lang, case. Walang sabit or what. Oo. And then, yun lang, parang nag-message ako sa kanya sa Instagram na parang, parang, so, he didn't have her number? Wala. Kasi 9 years ago. Okay. Kasi talaga kami So, ano sabi mo dun sa message mo sa IG na I'm sure pinag-isipan mo maigi-maigi? Sumasend ko sa'yo, Ninang. Screenshot ko. Oo. Oh. Ano ba sinabi ko nun? Secret. Kita mo. Ano sabi niya? No, it should be like, good seeing you. Tapos, Sure ka ba? Tinanong ko ba kung yun yung number? Sabi mo dun, I miss you so much. Ang ganda mo pa rin. Charing. Joke lang. Parang hindi ako yun. Ay, iba pala yun. Tapos, minessage mo siya sa IG. Pero yun lang. Nothing. Sagot. Ano sinagot? Wala, hindi ko nabasa. Ma? Kasi hindi ko siya fina-follow. Hindi ko alam yung IG niya. So, ikaw naman, hindi ako sinagot. Ano to? Wala lang. Di siya sumagot eh. Baka nga hindi niya nakita kasi... Alam. Siyempre, sobrang dami ng followers naman. Mm. So, kumbaga, accept mo na. Hindi lahat yung talagang titignan. So, hindi mo siya fina-follow. Pina-follow mo ba siya sa IG nun? I think that time, I thought, you know? After you saw her or before you saw her? Parang after. After. Kasi parang ano lang, yung ganyan, na nakita naman kami. Gusto ko yung mga ganyang detalye, di ba? Uh-huh. Kasi may ano yan eh, may bearing yan eh. Hindi niya fina-follow, pero once in a while, nag-check sa feed ko yan.
So, eto na. So, eto na, de. Tapos nakita na kayo ulit. Oo. Oh. Saan kayo nagkita? Sa gym. Sa pero gym. Ano yan, sa iba na yung ngiti niya nun. Pupunta kami ng ibang bansa. Oh. So, yung lounge namin was parang palabas ng Philippines. Ng Philippines. So, parang, siyempre, hindi ko alam yung details ng trip niya. Oo, oh, kung saan siya papunta. So, parang yun na yung pagkikita talaga namin. And then, a week after, nakita kami sa gym dito sa Manila. So parang bilis naman ng biyahe. Tapos nakita kagad. After 9 years di kayo nagkikita, biglang suddenly, dalawang magkasunod na linggo magkikita kayo. Ano to? Mm-hmm. Fate? Sabi ko talaga ng universe, what is the meaning of this? Yes. So, nung nakita kayo, iba yung ngiti niya sa akin noon. Sa gym. Hindi, na-feel ko lang nakikilig ka, nakita mo ako ulit. Oh, so, nung nakita mo siya sa gym, medyo nagugulat ka, oh my Dada, gosh. Dada, mas maganda kasi pag lalaki nagkukwento. Ikaw yung kwento. Okay, quiet na ako. In search, quiet. Okay, go. So, yun, nakita kami. So, again, parang, like, it's like seeing ko niya like an old friend na hindi ko nakikita. Ay, nakakainis yung mga ganyan. Tapos, si old friend. Makita mo siya ng consecutively, di ba? Parang normal na parang parang kailangan natin mag-reconnect. So, nung time na 'yon, nakuha mo 'yung number ko. Oh, minessage kita sa sa Instagram. Ulit. Ulit. Sinabi ko sa kanya na, "Oy, minessage kita. Hindi mo ako sinago." Parang same pa rin yung number mo ganyan. Ganyan. Oh, tapos same pa rin ba number mo? Busy yung Mahan agad. Nagkapalitan. Hindi, busy si Mahan nagsusulat ng form para sa membership ng gym. Okay. Ah, so papasok ka pa lang. May assistant ako noon. Mm. Sabi ko, bigay mo ngayon number ko. Pag ganun kasi automatic, hindi ko number ibibigay, di ba? Kilig-kilig din yung assistant ko noon. Binigay niya yung totoong number ko. So, yung pala, ang plano mo hindi pa bigay sa kanya yung totoong number. Bakit? Siyempre, pahabol pa. Okay, okay. Kasi nga, parang, Ilang months pa lang din kami. Hindi naman nagtuloy-tuloy noon. Pares kami, hindi ko alam na galing siya sa breakup. Ako galing lang din break. So, ilang months pa lang. Ka lang talaga. Oo. Tapos ang pagka-uwi namin ng condo noon, sabi nung assistant ko noon, "Madge, binigay ko pala yung number mo talaga." Tapos sabi, at sira ulo, sabi mo doon? Sira ulo ka, tapos nung nag-text ka. Nag-text siya. Sabi ko, nag-text na. Sabi niya, magkaka-love life ka na. Ano sabi niya sa text niya yun? Wala, parang hi lang din. Parang, great seeing you. Parang something gayon. Tapos, tara, may ganun siya. Tara, sabay tayo mag-workout. Ganun siya. Di mo sinabi? Sabay tayo mag-work. Sabi ko, dito ko na rin mag-workout. Okay dito kasi... Ina-encourage mo siya. Mag-enroll na rin doon. Oo. Para makita niya ako lagi. Partial. Correct. Partial enrollment. Parang 3 months to try lang. Kasi, pamangkin na galing New York, bumibisita. Tapos yung gym kasi na yon may court, may basketball court. Wala naman akong alam na kung saan kung sila dadali ng... May condo kasi doon. Tapos, sila mag-basketball. So, eto na. Di nag-text na siya. Okay lang na kayo ulit nagkita. I'm sure ang next magkikita niyo, date na to. Hindi talaga namin minadali. Isang gabing text lang. Yung next? Nag-text lang kami nung night na yun. Tapos? Tapos, inaasar niya pa ako yung ganyan. Inaasar ko pa siya sa ex niya nun. Kasi yung ex niya biglang nag-jowa reveal sa IG. Parang days before nun. Oo. Sabi anyways. Anyway, okay na yun. Natin siya pag-usapan. Kaya yung inaasar ko siya na parang, ayoko mag-gym. Gusto mo mag-swimming tayo? Di. Ayun, nangyari yan. Yun, nakamustahan, syempre. Pero, when did you feel the urge to actually ask her out? I'm sure it was through you that ikaw nag-start ng o ikaw? Months wala, pa! Wala talaga. Kasi like yung... So, lumipas ang ibang months? Night na yun. August yun eh. Oh. Nag-text kami, like, yan, good night, yan. Wala nang text yun. Ha,
Kasi hindi na kayo nakita. The next day, hindi kami nag-message. Ninang, kaya... So, kailan na ang next yung pagkikita? Ninang, kaya ang wedding anniversary namin, yung big ceremony, July 31, kasi yun yung unang pagkikita namin ulit sa lounge. Yun yung sa lounge? Okay. Oo. Kaya July 31 But the next time you saw each other was when? This is August we're talking about. January. August. January na. January 2019? So, ano nangyari nung January? 2019 ba? Bakit kayo nakita nung January? Through that time, December, may communication. Wala. Yung December na. Nung December nung na? Nung nagbumati siya ng Christmas, Kasi yung Christmas... Ay, may explanation siya sa lahat. Dapat nasa ano... Ganyan talaga ang mga lalaki, may explanation sa lahat. Dapat sige. Nasa ano kami sa... Di ba every Christmas, umaalis kami sa family. Nagpunta kay Japan, Di ba, yung mga ganun. Or states, or whatever. But every Christmas talaga, naghahanap kami kung saan... Kung saan pupunta. Holidays. Mm. So, that year, as in, parang may booking na ganyan, sa Niseko dapat kami. Oo. Kaya lang. Tapos hindi natuloy. Mm. Tapos nakita ko siya, nag-post na, kasi nga, syempre, nag-follow na kami ganyan. Nandun siya sa Niseko. Oo. So, parang na-connect-connect ko lang, na parang, galing, no? So, nagkita kami, tapos, damandama mo. Pagkikita kami sa, sa... Niseko sana. Niseko. Ay, kaya lang hindi ka natuloy, di ba? Hindi lang kami natuloy. But, syempre, like, yun nga. No, but, for all the places in the world, right? Mm-hmm. Doon pa magkaka... Pareho pa kayo dapat nang pupuntahan. Dapat. Yun, and then, kumbaga, parang it also became a sign to reconnect again, na... Parang it urged you actually to... So pero parang there must be something going on, right? Yeah, nag-greet na ako sa kanya. So, pinursue mo na rin. Mm-hmm. Tinry mo na lang i-pursue. But was it hard for you to make that decision? Considering na, syempre na naghiwalay kayo ni Madge, I'm sure it hurt a lot because she chose career. And you had so much in store for you sa future. Although, I'm sure you... probably eventually agreed na tama naman yung decision namin na maghiwalay talaga. Kasi otherwise, baka mami, hindi nyo narating mga narating nyo if you had been together. Pero, hindi ka ba natakot na parang, I guess, it's something that you must have had to think about bago mo siya sinabihan na magkita tayo. Actually, yung ano lang, for me, yung ma-curious ka na rin sa tao. Eh, kamusta kaya siya? Kamusta kaya siya ngayon? Correct. Kasi syempre, kilala mo siya before. Nagbago na ba siya? She's still the same? Ang daming, kumbaga, that's 9 years na hindi mo nakikita, wala kang nalilinig. That's a lot of years, no? Ako, syempre, ang laki na nung kumbaga, nung progress sa career. Like, people change, di ba? Exactly. So, parang, doon din ako sa curious ako na... Kamusta na siya? How is she? Paano kaya siya? Like, is she the same person? Ganyan. So, naging ano, kumbaga, we started, parang... May urge lang na... Just to talk or whatever. Oh. So, ito na. Nagkita kayo na noong January. O, kamusta naman yun? Yun na yun. Yung parang nag-uusap kami. And then there was one time... Ano to? Date? Date ba agad? Parang ganun. Pero dalawa lang kami. So, date yun. Pero hindi daw. O, sige na nga. Kasi dalawa lang kami. Kasi may isama eh. Wala ah. So, I mean... Kumbaga yung... Gusto niyo ba umalis muna ako? Invite ko, hindi siya... Hindi siya date rin. Like, kumbaga, pwede siyang... Hindi mo naman sinabi na, tara, let's watch a movie with your friends. Syempre, hindi naman niya sasabihin yun. Walang nagtatanong ng ganun. Kaya nga. Alam mo, mag-usap muna kayo, ha? Let's watch a movie with all your family and friends. Kung may nagtanong sa'yo nun, ibig sabihin, kaya hindi ka, hindi kayo. Alam mo, nakakatawa kayong dalawa, no? Patulan kayo ng patulan, no? Tapos noong tawa kayo sa isa't isa, okay. Have dinner, invite your neighbors. Guys, ganyan talaga si Rambo. Huwag din na siyang... Sabi niya, hindi nga daw date yun. Parang... Pero nanonood kayo, kasi nanonood kayo ng sine, di ba? So nanonood kayo ng sine, eto na yun. First time kayo magkakasama together ng... Aminin na natin, yung manonood ka ng sine na magkatabi ka, medyo intimate ng konti yun. Hindi naman intimate yung pinanood namin, Bumblebee. Kahit na magkatabi kayo, no? So paano to? Anong pwesto? Paano? Meron bang... Holding, wala. Did you feel parang... Ang awkward lang nung una. Awkward. Kasi parang after 9 years, biglang, ito tayo ngayon, manunod tayong sine bigla. So, nakita ka, pero di ba weird? After familiar yung years? Feeling. Yung parang it comfortable. Comfortable ako sa kanya. Actually, mas yun yung parang pinaka, parang
side. Mm-mm. Na nung yun yung sinabi ko sa kanya na nung nakita na kami. Uh-oh. Kasi syempre yung text, it can be parang kumbaga chika lang naman yun eh. Kausap ka rin ibang like friends or like girls. Alam mo yun, yung may interest. Yun pero yan. When you're together. Pero nung nagkita na kami, yun yung parang ano na, eh, parang same siya as before. Yun yung na... You yun felt ko, the same chemistry. Yung vibe, yung ganyan. Yung vibe, parang walang nagbago. So, yun yung parang pinaka-cue po. Cue mo na, pwede pa, pwede pa. Mm. Like, pwede yung, ano, pwede i-pursue. Pupuntahan. Pero what made you think na it's time, let's settle down, magagawa ko na to, kaya ko na to? Siguro when I realized na, no, parang, parang siya na lang yung kulang. Okay, naiiyak ako kasi alam ko kung paano lumaki to si Rambo. Going into, like, fatherhood na, it's something na I really have to face.